Welcome back mga kapatid at Happy New Year po sa atin lahat. So ito po yung first video natin sa taong ito. So for today's video reaction video na naman po tayo at ang atin pong gagawa ng reaction video ay galing po ulit kay Sa Iyong Araw. At ang title po ng ating re-reaction video mula kay Sa Iyong Araw ay Halos 1/4 ng China pinalubog ng Diyos dahil sa ginawang pagpapahirap ng China sa mga Kristiyano. So bago po natin simulan ng video ito, gusto ko lang pong magbigay ng disclaimer. Ako po ay magre-reaction video lamang at wala po akong kinalaman dito sa kung ano po yung mga ginagawang content ni Sa Iyong Araw. At kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe kay Sa Iyong Araw, mag-subscribe na rin po kayo sa kanyang YouTube channel. At kung gusto niyo rin pong mag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At dahil wala naman tayong hinihintay na mga kapatid, simulan na natin to. Let's go! Play na natin yan. Roma 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bansang China. Isa itong komunistang bansa na suktulan na ang kasalanang ginawa. So yung bansang China, laging pinapaulit to ni Sa Iyong Araw na ito'y komunistang bansa. Kaya hindi ito kumikilala sa atin Diyos. O wala silang kinikilalang Diyos. O kung meron man, siguro iba yung kanilang belief. Laban sa ating Panginoong Diyos. Unang-una ay ang pag-aagaw sa mga maliliit na mga teritoryo katulad na lamang ng mga teritoryo ng Taiwan at Pilipinas. Pangalawa, kasi yung mga kalapit nilang bansa sobrang liliit lang kagaya ng Pilipinas, Taiwan at iba pang mga kalapit nilang bansa. Kaya minamani-mani lang nila. Pero may Diyos tayo siya ang nakakita ng lahat. Kapansin-pansin na ipinagpapawal ang Kristyanismo sa bansang China at ang nakakamangha nito bawal talaga yan ito ng matinding trahedya sa bansang China. Grabe ba ito? Na halos 1/4 ng buong China ay malubog dahil sa matinding dilubyo na inalaw ng ating Panginoon na mangyari sa kanilang bansa. At tila baga nagalit na ang ating Panginoon dahil umabot na hanggang langit ang kasalanan ng bansang China. Ating itong pag-usapan mga kaibigan Sa Iyong Araw. Kilalang kilala natin ang bansang China kung pag-uusapan ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Napakarami na nitong mga kasalanan na ginawa sa mga maliliit na bansa na katulad kawawa yung mga barko natin. Dahil napakalaki na nga lang ang teritoryo ng China na pangalawa ito sa pinakamalaking bansa sa buong mundo na sumunod sa Russia ay kapansin-pansin pa rin na hindi pa rin ito kontento sa kung gaano kalaki ang kanilang teritoryo. So ang pinakamalaki palang bansa sa buong mundo ay Russia at pumapangalawa ang China. Na gusto pa nilang umagaw ng mga maliliit na mga bansa. China is officially an atheist state. At kung ating mapapansin din mga kaibigan, ang bansang China ay ipinagbabawal dito ang Kristyanismo. Dahil ang China ay isang komunistang bansa, ibig sabihin, bawal ang relihiyon, lalo-lalo na ang Kristyanismo. At nito nito lang taon ay napakarami na nilang mga pinahirap at hinaras at pinatay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Unang-una ay noong January 9, 2023, na-detain ang mga leaders ng isang church sa China at inakusahan sila na binaviolate na nila ang national security. Noong January 30, 2023, isang pastor na nagngangalang Wang Haimiao ay hinaras at in-investigate dahil ang mga pamilya at mga tahanan na mag-attend ng church service. At ang ginawa pa ng kapulisan ng China ay sunod-sunod nilang sinira ang mga churches na pinupuntahan ng mga pamilya sa China. Grabe. Sa mga na araw ng pagsamba, talagang hindi allowed. Talagang hindi allowed sa kanila yung Christian. Ang mga tao na pumunta sa mga Christian churches. March 30, 2023, ang hot rod na kayan. Ito ay trial ng mga Kristiyano na nagpetenta ng mga legal material sa bansang China.
sila ay natulan ng gobyerno ng China ng 15 years ng pagkakabigyo dahil sa kanilang pagdepensa ng mga barangay. April 24, grabe, pati Bible pinagbabawal sa kanila na nagngangalang Wan Changchu at itinulong dahil sa kanilang pagpapreach sa kanilang pagpapreach sa kanilang pagpapreach. April 27, 2023, ang araw ito ay pag-alala sa unang martir ng China. Nang pangalan niya ay si Uyghur. Siya ay namatay noong April 27, 1933 dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na nagpalaganap ng Kristyanismo sa bansang China. At isa lamang siya sa mga pinatay ng mga Chinese dahil sa kanyang pananampalataya. Napakarami ang pinatay at pinersecute. So itong bansang China eh parang ano, para siyang Israel, no? Talagang pinagbabawal sa kanila ang Christian. Hindi kagaya sa bansa natin na talagang ano tayo, malaya tayo sa pagiging Kristiyano natin. Kaya napakaswerte natin. Tapos yung iba hindi naman pinapahalagan yung pagiging Kristiyano. So dito napakaraming pinapersecute na mga Kristiyano dito. Talagang yung iba pinapatay at pinapahirapan. Yung iba kinukulong. So play natin ulit. Na mga Chinese dahil sa paglaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos sa kanilang lugar. April 28, 2023, isang maliit na church ang na-disturb ng kapulisan ng China at dinitin ang preacher na nagngangalang Chan Hao. At noong May 5, 2023, gumawa ng matinding hakbang ang gobyerno ng China. Tinipon ang mga pastor, ang mga leaders ng mga churches at sila ay pinagsign ng mga dokumento na sila ay nagpapasakop sa prinsipyo ni Karl Marx. Ibig sabihin, hindi na sila nagpapasakop patay sa prinsipyo ng Biblia, kundi sila na ay nagpapasakop sa makamundo at sosyalismo na prinsipyo na taliwas sinasabi ng banal. So ito yata yung sinasabi na ano, yung Bible is pinalitan, binago yung kasulatan ng Biblia sa China. Tapos yung mga pastor na nagpe-preach, eh, iba na yung mga turo. Sulatan. At dahil sa ginawa ng China, nagkaroon ng matinding pagbaha sa halos 1/4 ng mga lugar sa China na tila baga umabot sa sukdulan ang kasalanan ng China. Isama mo pa dito ang pagkain nila ng mga karumal-dumal katulad na lamang ng mga ahas, mga plasenta, mga bata at marami pang iba. Bata? Ito ang report sa bansang China noong May 7. Maraming mga syudad sa Guangdong Province ang natamaan ng matinding pag-ulan at mga bagyo. Makikita natin sa video na in-upload ng mga netizens na napakadilim ng area. As if ito ay end of the world, mga kaibigan. Napakaraming mga kahoy ang natumba at napakaraming mga kutse ang na-smash dahil sa pagbagsak ng malalaking mga kahoy. Kapansin-pansin din ang isang truck na ito na inilipad at tumama sa isang malaking pader. Ang lugar ng Shenzhen, Dongguan, grabe, at Yangjiang ay nag-suffer din sa matinding mga losses. Noong May 7, sa kalagitnaan ng araw, ang Yangjiang City. So mayroon din ibang bansa na parang nag-ano sila, nagdiwang sila ng about kay Satan tapos binaha rin sila. Hindi ko matandaan kung anong bansa yun eh, pero parang ganito rin yung nangyari sa kanila. Ay nahit ng severe rainstorm na sinasamahan pa ng matinding bagyo na ang level nito, mga kaibigan, ay level 10 to 11. Tila baga sa atin, mga kaibigan, ay signal number 4 at signal number 5 na nagresulta sa napakaraming mga punong kahoy na natumba dahil sa lakas ng hangin. Makikita rin natin sa isang video na ito ang staff sa mall ng Yangjiang ay nag-struggle na isara ang pintuan dahil sa lakas hangin, ng no? hangin sa loob ng mall. Ika pa ng mga local media reports sa lugar ng China, sa hapon ng May 7, ang Dongguan ay naka-experience ng matinding thunderstorm na sinasamahan pa ng malalakas ng mga pag-ihip ng mga hangin na umabot ng level 8 to level 9. At ang ibang mga areas ay naka-experience ng level 10 hanggang level 11. Grabe yung bagyo. Lakas. Limang mga towns ay na-record na more than 50 millimeters ng pag-ulan ang naranasan nila.
ito ang pinakamalaking amount ng ulan na naranasan sa China na nagresulta, mga kaibigan, sa matinding pagbaha sa halos 1/4 na areas ng China, na kung saan halos sabay-sabay 9 na mga provinces sa China ay talagang nag-struggle dahil sa bagyong ito. At binabanggit pa na mga reports, umabot pa hanggang central at northern part ng China ang matinding pag-ulan at malalakas ng mga hangin, na sinasabi pa ng mga reports, ito raw ay isang torrential rain. Ibig sabihin, matindi talaga ang pag-ulan sa lugar ng China noong May 7. At kapansin-pansin, mga kaibigan, ito ay pagkatapos pinatawag ng mga opisyal ng China ang mga leaders ng mga Kristiyanong churches sa China upang pumirma sa kasunduan na idadagdag nila sa kanilang turo, ang turo ni Karl Marx, patungkol sa pagiging sosyalismo na taliwas sa turo ng Biblia. Ngunit kapansin-pansin, mga kaibigan, at napakaklaro na binabanggit sa Roma 12 verse 19, na huwag tayong magiganti, ngunit ipaubayan natin ang galit ng Diyos sa mga tao na umaapi sa atin. Hindi ko naman sinasabi, mga kaibigan, ito yung isang turo ng Panginoon sa atin na huwag tayong gumanti sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, bagkos gawa natin sila ng kabutihan. So yung masamang ginagawa nila sa atin, gantihan natin ng mabuting gawa. Gan, na huwag nating mahalin ang ating mga kaaway. Na huwag nating mahalin ang mga tao sa China. Ngunit ang nais ko lang sabihin, mga kaibigan, ay ipanalangin natin sila na nawa ay magbago sila at masumpungan nila ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Diyos, upang sa ganun ay makasama rin natin sila sa langit na bayan. Roma 12 verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Verse 18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa kasama ng sinuman. Tunay nga, mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo maging payapa. Idalangin natin sa ating Panginoong Diyos na nawa ay magkaroon ng kapayapaan ang ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang yan, idalangin natin na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Yes, yan talaga yung the best. Lalo higit ang nangyayari ngayon sa bansang China. Dahil hindi nila kilala si Jesus Christ, ay ang pag-ugali nila ay nasasapian ng mga turo ni Satanas. Kaya naman kapansin-pansin na nagsasuffer sila sa napakaraming dilubyo dahil ito ay Actually, hindi lang naman sila yung nagsasuffer sa mga dilubyo, eh, no? Pati rin sa Pilipinas at iba pang mga bansa. Dahil napakarami sa atin, kahit sa Pilipinas, iba rin yung mga belief at paniniwala, gayon din sa ibang bansa. Pagawan ni Satanas. Dahil ang ating Panginoon, inaalaw niya lang ang mga bagay na ito upang maipakita na totoong may Diyos. At naway mag-ilaw tayo sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong pananood. So, ang message ni Kaalaman dito sa video na ito, kapayapaan talaga, no? At pagkakaisa. Na kahit merong mga taong gumawa sa atin ng masama, gantihan pa rin natin sila ng mabuti. Kasi ang Diyos ang gaganti para sa atin, ang Diyos ang nakakita ng lahat, no? Kaya kung tayo ay nagpapakasama, mayayari tayo sa Diyos. Siya ang magpaparusa sa atin at hindi tayong mga tao. So ito lang po ang ating reaction video sa araw na ito. At ulitin ko po, Happy New Year po sa atin lahat. At naway ang taong ito ay mas maging pagpapala po sa bawat isa. So hanggang dito na lang po ang ating reaction video at God bless po sa ating lahat.